So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon, pag-usapan nga natin ang naging dahilan, ang naging rason ni Andre Drummonnd kung bakit nga siya umalis dito sa Los Angeles Lakers ngayong free agency. Ibang at nung nakaraan ay binalita na itong si Andre Drummonnd ay nag-sign sa Philadelphia 76ers ng 1-year deal. Matapos yan, na-interview nga siya doon at naibigay niya ang dahilan bakit nga hindi na siya bumalik sa Los Angeles Lakers. At ito nga ang kanyang mga naging sagot. Sabi niya, nagbabago na daw ang panahon, gumawa nga daw ng trade at mga pagbabago ang Lakers sa kanilang team at wala na nga daw sense na bumalik pa siya doon. Kinuha niya na nga lang daw yung susunod na magandang team o yung next best team at ayun nga daw ang Philly o ang Sixers. At sa tingin niya daw ay magandang fit siya doon. So ayan nga guys ang mga dahilan neto ni Andre Drummonnd kung bakit nga siya umalis na dito sa Los Angeles Lakers. At sa tingin ko rin naman na mas maganda nga na itong si Andre Drummonnd ay lumipat na rin ang team. Dahil na nga rin, pinalitan na nga siya ng Lakers. Si Dwight Howard nga ang kanilang kinuha. Nakaparehas niya nga ng posisyon at parehas ng laruan. At nandun pa rin naman kasi si Gasol. So dalawa ng center yon, tapos possibly si Anthony Davis pa. So talagang mawawala na nga siya ng minuto kung bumalik pa nga siya sa Lakers. At hindi na nga rin din siya naging priority ng Los Angeles Lakers dahil ang naging focus nga ng Lakers ngayong offseason, ngayong free agency ay makakuha nga ng player na nakakashoot para nga magbigyan ng spacing ang kanilang big three na si AD, LeBron at si Russell Westbrook. So kapag kinuha pa nila si Andre Drummonnd na isang kilalang paint player or under the basket nga lang siya nakaka-score, eh baka nga maganda loko-loko ang spacing ng Los Angeles Lakers sa parating na season. So I think maganda nga ito para sa Lakers at gana na rin kay Andre Drummonnd na maghiwalay nga silang dalawa para sa ikabubuti nila, diba? Ganun din ba sa tingin nyo guys or hindi? Comment down below your opinion. At para nga sa ating next balita, tungkol nga dito sa rookie ng Oklahoma City Thunder. Dahil ngayon nga sa Summer League ay nagkaroon siya ng ankle injury at hindi na nga siya nakabalik sa kanilang game ngayon sa Summer League. So get well soon nga dito kay Josh Giddy na rookie ng Oklahoma City Thunder. At para nga sa ating last balita tungkol ito dito kay Dwight Howard dahil sa kanyang Instagram live nga nung nakaraang araw ay ito, ginagaya niya nga si Shaquille O'Neal at pati na rin ng isang NBA analyst na si Shannon Sharp. Ito, panoorin nyo. I still got the Milwaukee Bucks winning. Why? Huh? I still got the Milwaukee Bucks winning. I got Giannis. He's the new Superman. So I think he's gonna win. Nice, Shaq. God damn. That ring didn't count. They got Russell Westbrook skill, LeBron James skill, and skill. Carmelo. So yun nga lamang guys para sa ating video ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if you're not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon, i-click nyo lang ating mga video dyan. At bago nga natin tapusin ang ating video, i-shoutout muna natin ang mga manonood na si Philip Dio Meneses, si Mark Darwin Guillermo, kay John Mercian Abustan, at dito kay Rusty Nail, at sa panghuli ay si Machu Abanes. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. So yun lamang, see you guys next video. Bye!